What's up mga ka-idol? It's me again, Marc Anthony Flores. Gagawa po tayo ngayon ng fermented seaweeds. Sa mga previous videos ko po, ay tinuruan ko po kayo kung paano gumawa ng molasses at paano gumawa ng organic feeds, fermented fruit juice or FFJ, fermented plant juice or FPJ. Ngayon po, gagawa po tayo ng fermented seaweeds. At kung bago pa po kayo sa aking channel, please like, share, subscribe, at pakipindot nyo na rin po yung notification bell sa baba upang updated po kayo sa mga darating kong mga videos. Ito tayo mga idol, at ito na po yung ating mga kakailanganin ng mga gamit. Mayroon po tayong sandok, kutsilyo, sangkalan, mayroon din po tayong empty plastic container, at ito po yung sewage natin. Meron din po tayong molasses. Okay? Ang ratio po nito mga idol, isang kilo na seaweeds at isang litro na molasses. Ito po yung kanyang ratio. At bago po ang lahat, maaari po natin tagtarin ang ating seaweeds, at kung mayroon po kayong blender, maaari nyo rin pong gamitan ng blender. Okay? Ito po sa akin ngayon ay tatadtarin po natin yung ating ingredients. Na po natin sa ating lagayan itong ating natadtad na seaweeds. Ito na po ngayon. Okay. Ilagay po natin lahat ang isang kilong seaweeds. At ihalo po natin ng isang litrong molasses. At haluin lang po natin. Sa seaweeds po, kahit na po walang bato or screen, dahil kusa po siyang lulubog, haluin nyo lang po every 2 days ang yung seaweeds sa loob ng isang linggo. At pagkatapos nyo na pong haluin, hayaan nyo na po siya. Ipipermint po natin ang ating seaweeds 2 weeks to 1 month. Mas mainam po
na mas matagal pong ma-ferment ang ating sewage dahil makukuha po natin o ma-i-extract po natin siya ng maayos. Makukuha po natin yung kumpletong nutrient na kailangan po natin. Kaya mga idol, mayroon na po kayong sewage extract. Maaari na po kayong gumawa. At pagkatapos po, ay tatakpan po natin. Huwag po nating takpan ng mahigpit. Okay? Tama-tama lang na makasingaw para hindi po sumabog ang ating container. At pagkatapos po, lagyan po natin ng label. Okay, lagyan po natin ng label kung ano po, kailan po natin siya ginawa at kailan po natin siya i-harvest at kung ano po at ang ating ginawa. Yan po. Ngayon po mga idol, sulatan po natin kung kailan po natin ginawa. Date of fermentation. Tapos date of harvest. Okay. June 21 2021. At saka date of harvest niya July 5 2021. At kung ano po siya, fermented seaweeds. Yan. Ito na po mga idol ang ating ipi-ferment, fermented seaweeds. Ang ratio po nito pag ating gagamitin para sa painom o ihalo sa feeds ng ating mga alagang hayop, isang kutsara po sa bawat litro ng tubig. At kung atin naman pong gagamitin upang gawin nating full yard sa ating mga pananim, isang kutsara po sa isang galon na tubig. Yun po mga idol ang kanyang ratio. At isang tip po, be sure na hugasan po muna ninyo ang inyong seaweeds at i-drain bago po siya gawing concoction. Dahil po hindi po lahat ng mga pananim ay kailangan ng asin. Kaya kailangan po natin na natural po yung ating seaweeds na walang asin bago po natin siya ipi-ferment. Mayroon po itong mga microminerals at maaari po natin gawin itong fertilizer as a foliar. At pwede rin po natin gawin na powder. Dahil alam po natin mga idol, pag tayo ay bumili ng mga extract ng seaweeds at saka mga powder ng seaweeds ay napakamahal po. Ngayon po, itong aking ituturo sa inyo, makakatipid po kayo. May sarili po kayong foliar. Maganda po ito siya, mainam po ito para sa soil conditioner. Mainam din po ito pang pabulas ng ating mga pananim, lalong-lalo na sa mga mahilig sa mga bulaklak. Maganda po ito pang pabulaklak. Maganda po ito painom o ihalo sa inumin ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na sa mga maliliit pa na baka ay madali po sila magdiarrhea. Kaya ito po ay magandang ihalo sa kanilang inumin para po hindi po sila magdadiarrhea. Madali pong matunaw ang kanilang kinakain at lalong-lalo na po sa mga alaga natin na mga pets. Kikinta po ang kanilang mga balahibo at gaganda po ang kanilang mga katawan. Sa lahat po, sa poultry, sa piggery, sa lahat-lahat po, mainam po ito na ating gamitin, ihalo sa feeds, ihalo sa inumin. Ayon sa study, ang seaweeds po ay nagtataglay po ng 74 micronutrients and mineral. Kaya ito po ay mainam sa lahat. Sa ating pananim, sa ating mga alagang hayop,
At kahit na po sa tao, may na po itong kainin. Alam po natin, bibihira lang po ang nakakaalam kung paano gawin at gamitin ang seaweed extract. Ngayon po, maaari niyo po kayong gumawa ng sarili ninyo para po makatulong po sa inyong farm activities. Maganda po talaga ito para sa ating mga pananim at sa ating alagang hayop. Ito po yung sikreto ng seaweed na hindi pa po alam ng iba. Kaya itinuturo ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng seaweed sa ating farming. Para po hindi na po kayo bumili ng napakamahal na mga fermentation o mga fermented na seaweed. Ayan mga idol, kung nagustuhan po ninyo itong ating video, maaari po kayong mag-like, share, and subscribe na rin po. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell at para updated po kayo sa lahat ng mga tutorial na video. Marami po kayong malalaman. God bless po. Yeah.